Magandang araw, klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa nilalaman ng Kabanata 21 hanggang 25 ng nobelang Noli Me Tangere mula sa panulat ni Dr. Jose Rizal. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang nilalaman ng ating aralin. Mga talasalitaan, mga tauhan, sipi ng kabanata, mga katanungan, at pangunahing mensahe at implikasyon ng akda. Ngayon ay atin munang alamin ang ilan sa mga talasalitaan na ating mababasa sa kabanata. Sumasagsag, lumalakad ng nagmamadali, mawari, malaman, maghalughog, maghanap, kwartel, himpilan ng mga kawal, nakatungo, nakayuko. Bukang bibig, sabi-sabi, usapan, katipan, kasintahan, pag-uulayaw, pagsasama na magsing-irog, luwat, itim sa ilalim ng mata, baklad, panghuli ng isda. Sinaliwan, sinabayan, napapandaw, bitag panghuli ng isda, kunyal, patalim, nakadukmo, nakasubsob ang mukha sa bisig, nakatarak, nakabaon na patalim. Mapusok, kilos na hindi pinag-iisipan, sumusuray, pagewang na paglakad. Kumarimot, tumakbo, pag-imbot, pagnanasa, bayoneta, patalim sa dulo ng baril. Nagbuhat ng kamay, nanakit, sinaktan. Heroglipiko, sinaunang paraan ng pagsulat sa Ehipto. Sasa, nipa. Ibang, baliw. Maikubli, maitago. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 21, si Sisa at ang Alperes. Ngayon naman ay atin nang panoorin ang nilalaman ng buod ng kabanata. Si Sisa ay lakad takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya pa nangyari ang gayong kasawian. Pinangaykayan ng takot si Sisa. Nakita niya ang dalawang gwardiya sibil sa kanilang bakuran. Ipinagpatuloy niya ang paglakad na kunway di napupuna ang kawal. Hindi pa siya nakakailang hakbang ay narinig na niya ang tawag ng gwardiya sibil. Magdapat ka sa amin. Kung hindi ay igagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka. Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalaw ko po siya kanina sa kumbento ngunit ang sinabi lang sa akin na... Kung gayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin huhulihin. Ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Maghalughog po kayo sa aming bahay. At kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Kung gayon, ay isasama ka namin sa kwartel. Si Sisay nasa gitna ng dalawang kawal sa kanilang paglakad. Parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalimot na siya ng lahat, pati na ng asawa. At ngayon, si Sisay tumatangis at itinatangis niya ang kanyang kaapihan. Upang wag siyang makita, ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang mukha at pikit ang matang lumakad. Ang dupikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ang hudyat ng katatapos na misa. Tinulinan niya ang lakad, ngunit ang mga tao ay marami na, at siya ang pinagmamasdan.
bawat tinging iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin, kaya patuloy siyang lumakad nang nakatungo. Si Sisay 2 oras na nakakulong sa kwartel. Nakadukmo siya sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Tanghali na nang malaman ng alperes na nakakulong si Sisa. Ang unang iniisip ng alperes ay pawalang halaga ang sumbong ng kura. Iyan ay gagagawan lamang ng kura kung ibig niyang mabalik ang pera hiningi niya kay San Antonio. Halos ipagtulakan ng mga gwardya sibil si Sisa na ayaw nang kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik. Milibot ng tingin ang kabahayan na parang may hinahanap at muling nanaog. Naglakad nang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi napuna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay makikitang pagalagala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng nilikha. Alam mo ba, kapag binasa ang buong kabanata, makikita na ginamit ng alperes ang pangalan na San Antonio nang iutos niyang pawalan si Sisa dahil sa bintang ng kura na ninakawan ni Crispin ang simbahan. Si San Antonio, gaya ng alam ng lahat, ay isang santong nilalapitan o hinihingan ng marami kapag may mahahalagang bagay na nawawala. Narito ang ilan sa mga katanungan tungkol sa Kabanata 21. Una, bakit takot na takot si Sisa habang siya ay pauwi sa kanilang tahanan? Kalawa, bakit siya hinuli ng Gwardiya Sibil? Makatarungan ba ang ginawa sa kanya? Katlo, bakit hindi magawang salubungin ni Sisa ang mga taong lumalabas galing simbahan? Ano ang tingin ni Sisa sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon? Sa kasalukuyan, ay nangyayari pa rin ba ang sinapit ni Sisa? Pangatwiranan. Atin ang basahin ang mensahe at implikasyon tungkol sa Kabanata 21. Si Sisa ay larawan ng isang tipikal na inang Pilipina. Bagamat mahirap ang kanilang pamilya at kapos sa buhay, masasalamin sa akda na siya'y tutok sa kanyang mga anak. Gagawin niya ang lahat alang-alang sa kapakanan at kabutihan ng kanyang mga supling. Di maitatatuwang sa kasalukuyan, ang tipikal na imahe ng isang ina bilang tagapangalaga sa tahanan at mga anak ay unti-unti nang nagbabago, bunga na rin ng impluwensyang kanluranin, sanhi na rin ng pagbabago sa buhay ng pamilyang Pilipino. Gaya ni Sisa, maaaring isuko ng isang ina ang anumang pag-aari na mayroon siya, huwag lamang mawala o masaktan ang kanyang mga anak. Bilang ganti sa ginagawang sakripisyo ng ating mga magulang, mahalagang matutunan ng mga anak na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin sa pamilya. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 22. Ito ay sina Maria Clara, Tia Isabel, Crisostomo Ibarra, Padre Salvi at Pedro. Ngayon naman ay atin nang panoorin ang nilalaman ng buod ng kabanata. Mabilis na nagdaan ang 3 araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng bayan ng San Diego. Naging bukang bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Sa mga usapay nakasama rin ang pangalan ni Padre Salvi. Ayon sa mga manong at manang, si Padre Salvi laging natitigilan at madalas magkamali sa kanyang pagmimisa. Napuna rin nila na nawalan ng ganang kumain ang pari, kaya lalo pang namayat at nanamlay ang katawan.
Ngunit ang ipinagtataka nila'y ang pagdami ng ilaw na nagliliwanag sa kumbento kapag siya'y dumadalaw kina Maria Clara. Ang mga usapay lalong sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra, ang binatay tumuloy sa bahay ng Katipan at magalang na binati si Padre Salvi na nooy papunta rin kina Maria Clara. Ang pagkakataoy naging mapagparaya sa pag-uulayaw ng dalawang magsing-ibig malapit sa bintanang nakaharap sa lawa. Susulatan ko na ang aking mga kaibigan at gawan mo sana ng paraan na huwag makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupuna kong lagi niya akong tinititigan at kapag ako'y kinakausap ay marami siyang sinasabing hindi ko nauunawaan. Gawan mo ng paraan na huwag siyang maanyayahan. Alam mo ang kaugalian dito sa atin. Naririto siya at mainam naman ang pakikitungo sa akin. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kura'y dumating. Yamang pista ang ating pinag-uusapan. Kung mamarapati ninyo, kayo'y aking inaanyayahang dumalo sa salo-salong Idaraos bukas. Yan po isang kasayahang inihahanda naming magkakaibigan. Saan ninyo idaraos? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisang malapit sa gubat na malapit sa Balete, kaya't maagang maaga kaming tutungo roon ng wag abutin ng araw. Napakagandang pagkakataon, kaya tinatanggap ko at upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Laganap na ang dilim nang si Ibarra'y nagpaalam. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi po ninyo ako kilala, ngunit dalawang araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Ihihingi ko po lamang sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip. Ako'y nagmamadali. Sabihin ninyo habang tayo'y lumalakad. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa. Narito ang ilan sa mga katanungan tungkol sa Kabanata 22. Una, ano ang naging mga usap-usapan ng mga tao nang dumating si Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego? Kalawa, bakit ayaw anyayahan ni Maria Clara si Padre Salvi sa pagtitipon na gagawin nila? Tama ba na magduda ang dalaga sa ikinikilos ng kura? Ikatlo, ano ang masasabi mo sa tugon ni Crisostomo sa kahilingan ni Maria Clara? At huli, sino ang lumapit kay Crisostomo upang humingi ng tulong? Bakit siya kay Crisostomo lumapit? Dumako na tayo sa mensahe at implikasyon ng Kabanata 22. Ang maaaring ipakahulugan ng liwanag sa kabanatang ito ay tungkol sa pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego na nagdala ng kasiyahan sa mga taong naroroon at muling pagkikita ng magkasintahan na si Ibarra at Maria Clara. Ang dilim naman ay ang hindi komportableng pakikisalamuha ni Maria Clara kay Padre Salvi at ang paghingi ng tulong ni Pedro kay Crisostomo upang mahanap ang kanyang asawa at mga anak. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 23. Si Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Tia Isabel, Elias at mga kaibigan ni Maria Clara. Ngayon naman ay atin nang panoorin ang nilalaman ng buod ng kabanata. Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pinsan niyang masayahin, si Victoria, ang laging walang imik, si Iday na may kagandahan, at si Neneng na maganda at palaisip. Ang mga biruan ng mga dalagay na tigil, narinig nilang dumarating ang langkay ng mga lalaki nang naglalakad sa himig ng isang tugtugin, nag-abot ang dalawang pangkat.
Dalawang malalaking bangkang magkatali ang dinatnan nila sa lawa. Ang mga bangka ay nagagayakan. Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo, matipunong pangangatawan, maitim, mahaba ang buhok, at sa damit niyang kamisa chino ay maaaninag ang mga siksik na laman sa kanyang mga bisig. Pagkaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Ipinahanda ni Tia Isabel ang sinigang para sa mahuhuling isda kay Andeng. Upang wag silang mainip ay nahilingang umawit si Maria Clara. Kinuha niya ang alpa at sinaliwan ang sariling awit. Sinabi ni Andeng na ang sabaw ay luto na at kailangan na lamang ng isdang isasahog. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang magbibinatang anak ng isang mangingisda. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli dahil sa 5 araw nang hindi napapandaw ang baklad na yaon. Ngunit buwaya pala ang nahuli ng baklad. Noon nila nakitang tumayo ang nagsasaguan ng bangka. Kumuha ng isang mahabang lubid, umakyat sa pabahay ng baklad at tumalon sa tubig. Lahat ay nangamba at walang kibuang nakamasid sa tila paglalaban ng 2 lakas sa ilalim ng tubig. Si Ibarra'y kumuha ng punyal at humanda upang tumulong. Lumitaw sa tubig ang ulo ni Ibarra at nang pilotong hila-hila ang buwaya, nalaslas ang tiyan at nakatarak ang punyal sa lalamunan. Iniligtas niyo ang aking buhay. Mapusok kayong lubha at sa muli ay huwag ninyong bibiruin ang tadhana. Naging masigla silang muli. Ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra at inihanda ang kanilang mga pagkain sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Ating basahin ang mga katanungan. Una, sino-sino ang kasama ni Crisostomo Ibarra sa pagtungo sa lawa? Kalawa, bakit sinaway ni Tia Isabel ang mga dalaga? Ano sa iyong palagay ang hindi nagustuhan ng matanda? Tatlo, bakit nagkagulo sa bangka? At huli, ilarawan ang ginawang paghuli ng piloto sa buhaya at ginawang pagliligtas ng Ibarra sa kanya. Ano kaya ang sinisimbolo ng buhaya sa kabanatang ito? Ngayon naman ay dumako na tayo sa mensahe at implikasyon ng Kabanata 23. Likas sa mga kabataan ang pagiging mahilig sa mga kasiyahan o pagtitipon. Kagaya na lamang sa kabanatang ating pinanood na ang magkakaibigan ay nagtungo sa lawa upang magkaroon ng isang salo-salo. Makikita rin sa kabanata ang pagpapahalaga ng mga kabataang Pilipino noon sa pakikipagsalamuha sa kanilang mga kaibigan. Hindi rin maipagkakaila ang paraan ng pagdidisiplina ng mga manggulang noon sa kanilang mga anak na dalaga kung paano kumilos sa harap ng mga binata. Bilang pagpapatuloy, makikita rin ang pagkamapusok ni Elias sa kabanatang ito kung saan hindi siya nagdalawang isip na sagupain ang buwaya. Buti na lamang at nailigtas siya ni Crisostomo sa kapahamakan. May mga pagkakataon na ang mga kabataan ay nagiging padalos-dalos sa desisyon ng kanilang ginagawa. Kaya naman madalas, ito ay nauuwi sa kanilang kapahamakan. Kaya naman, bago magdesisyon sa isang bagay, mahalagang pag-isipan ito ng paulit-ulit. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 24. Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Salvi, Sisa, mga kilalang tao sa San Diego, at mga kaibigan ni Maria Clara. Ngayon naman ay atin nang panoorin ang nilalaman ng buod ng kabanata. Maagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa
At matapos sa pagbabasay, nanamlay at nawalan ng ganang kumain. Ipinahanda ang kanyang sasakyan. Sumakay rito at nagtungo sa gubat. Nakarinig siya ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batisan. Kumubli ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita niya sina Sinang, Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis basa ang laylayan ng kanilang damit. Halos lumuwa ang mata sa pagkakatitig sa mapuputit mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nang nawala na sa paningin ang mga dalagay, umalis na siyang lito, sumusuray at pawisan mula sa kanyang kublihan. Nakita niya ang masayang mga nagkakatipon-tipon, ang alperes, ang kuwadhotor, ang kapitan, ang tenyente mayor, si Kapitan Basilio, ang guro. Magalang na bumati ang lahat nang makita siya. Na paano kayo, padre? Ako po ay naligaw. Walang ano-ano'y sumipot sa piging ang isang babaeng payat, putlain at marusing. Nabatid ni Ibarra kay Don Filippo na yaon si Sisa na apat na araw nang nababaliw. Subalit kumarimot ito ng takbo nang makita ang alperes. Hanapin ang babaeng yan. Naipangako kong hahanapin ang mga anak niya. Pagkaalis ni Ibarra ay lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito, saka tinanong kung ano iyon. Tinugon ni Leon na iyo'y gulong ng kapalaran. Nagalit ang pari, kaya't pinunit niya ang aklat at sinabing kasalanan ang pagbasa noon. Higit na kasalanan ang makialam sa ari ng iba, lalo na't walang pahintulot. Ang inyong ginawa'y isang pag-imbot at labag sa batas ng Diyos at ng tao. Lumayo ang kura at pagkatapos makipag-usap kay Ibarra'y lumulan sa isang sasakyan. Hindi pa natatagalang nakaaalis ang kura'y dumating naman ang apat na gwardya sibil at sarhento na ang baril ay may bayoneta. Si Elias ang inyong piloto kaninang umaga. Siya ay masamang tao pagkat nagbuhat ng kamay sa isang pari. At siya ang piloto? Siya nga! Ayon sa sumbong sa amin, tumanggap kayo ng kasama sa inyong kasayahan na isang kilalang masamang tao, Ginoong Ibarra. Ang sarhento'y tiningnan ni Ibarra nang nanunukat na tingin. Wala kayong pakialam kung sino ang dapat kong tanggapin. Ang inyong alperes ay kagagaling lamang dito. Kayo man ay makauupo sa aming hapag. Batid ng sarhentong wala siyang kalaban-laban, kaya't inutusan na lamang niya ang mga sundalo na hanapin ang piloto sa ibang panig ng gubat. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang motibo ni Padre Salvi sa kanyang panganganlong sa likod ng puno? Masasabi mo bang kasalanan ang ipinakita niyang ito? Bakit? Kalawa, ano ang mga bagay na pinagtalunan ng tiniente at ni Padre Salvi? Tatlo, anong magandang pag-uugali ang ipinakita ni Crisostomo nang makita si Sisa? Huli, bakit nagalit si Padre Salvi nang makitang naglalaro ang mga kabataan ng gulong ng palad? Dumako na tayo sa mensahe at implikasyon ng Kabanata 24. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga tunggalian na nagbigay ng kapanapanabik o kapanabikan sa mga mambabasa. Mga tunggalian na maaaring makita ay tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa kalikasan. May kita din sa kabanata na noon pa man ay nagkakaroon na ng sisihan sa pagitan ng mga taong makapangyarihan sa lipunan upang mapagtakpan nila ang kanilang mga kakulangan o kasamaan. Para sa pagpapatuloy, may kita ito sa pag-uusap sa pagitan ni Padre Salvi at ng tiniente, kung saan nagsisilipan sila ng kani-kanilang mga kamalian hinggil sa pagkawala ni na Crispin at Basilio at pagkawala sa sarili ni Sisa. Nakalulungkot mang tanggapin, ngunit dahil sa mga maling ginagawa ng mga politiko sa ating pamahalaan, ay tinaguri ang isa sa pinakatiwaling bansa
ang Pilipinas. Kaya naman, bilang kabataang Pilipino at mamamayan nito, tayo ay kailangan maging maingat at mapanuli sa mga pipiliing pinuno. Narito ang mga pangunahing tauhan sa kabanata, si Elias at si Salome. Ngayon naman ay atin nang panoorin ang nilalaman ng buod ng kabanata. Atin nang basahin ang buod ng kabanatang Elias at Salome. Matutunghayan sa bahaging ito ng akda ang kwento ng pag-ibig ni Elias. Matatandaang maagang umalis si Elias sa lugar na pinagdalhan niya kina Ibarra. Siya ay agad na tumuloy sa isang kubo, pag-aari ng babaeng itinatangi ng kanyang puso. Ito'y walang iba kundi si Salome. Isang simpleng babae si Salome. Sa unang tingin ay hindi agad mapapansin ang kanyang angking kagandahan sapagkat wala siyang anumang gayak o alahas sa katawan maliban sa kanyang rosaryong itim na nakasabit sa kanyang leeg at suklay na yari sa talukap ng pagong. Masayang-masaya ang dalaga sa pagdating ni Elias. Para sa kanya, ang hapon ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw sapagkat ito ang sandaling makakapiling niya si Elias. Magkaibigan man ang kanilang turing sa isa't isa, ay madaramang may malalim na pag-iibigan sa kanilang dalawa. Napansin ni Elias na umiyak ang dalaga. Ito ay sa dahilang malapit na niyang lisanin ang lugar na kanyang kinalakihan. Dahil hindi raw mabuti sa kanya ang manirahan sa isa kubo ng mag-isa. Naantig ang damdamin ng binata na mabatid niya ito. Ipinagtapat niya sa dalaga kung hindi lamang dahil sa kanya naging malagim na karanasan at sa kanyang kalagayan sa lipunan ay matagal na niyang pinakasalan ang dalaga. Naghari sa puso ni Elias na pahalagahan ang kanyang prinsipyo at ipagpatuloy ang kanyang misyon, kung kaya pinayuhan niya si Salumeng pumunta sa Mindoro upang maghanap na mapapangasawang tunay na karapat-dapat sa kanya. Alam mo ba, ang kabanatang ito ay hindi talaga kabilang sa kabuuan ng nobela ni Rizal. Ayon sa tala, ang mga pahinang kinasusulatan ng kabanatang ito ay kasama sa manuskripto ng buong nobela, ngunit ito ay mapapansin na sa sariling sulat kamay lamang ni Rizal. Wala ring nakalagay na bilang sa tabi ng kabanata. Kung lilimiin ang nilalaman nito, ay makikitang ito ay karugtong ng kabanata 24 na pinamagatang sa gubat. Mababasa sa kabanata ang wagas na pagmamahalan ni Elias at Salome. Narito ang mga katanungan. Una, ilarawan ang kubong pinuntahan ni Elias. Sino ang kanyang naratnan doon? Ikalawa, ano ang namayaning damdamin sa pag-uusap ng magkasintahan? Ikatlo, kung ikaw si Salome, anong iyong mararamdaman kung maririnig mo ang tunay na dahilan kung bakit siya hindi mapakasalan? At huli, sa kasalukuyan ba ay may ganitong uri pa rin ng pagmamahalan? Patunayan. Dumako na tayo sa mensahe at implikasyon ng kabanata. Hindi pangkaraniwan ang namagitang pag-iibigan kina Elias at Salome. Mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit dahil sa isang prinsipyo at isang misyong dapat tugunan, ay nagawang isakripisyo ni Elias ang pag-ibig niya sa dalaga. Hindi man sila nagkatuluyan, ngunit sa puso ni Elias, naniniwala siyang higit na magiging maganda ang kinabukasan ng dalaga. Para sa pagpapatuloy, patunay lamang ito na ang isang tunay na pag-ibig ay handang magtiis alang-alang sa kapakanan at kabutihan ng taong iyong minamahal. Si
Elias sa nobela ni Rizal ay larawan ng isang Pilipinong handang isakripisyo ang kanyang pansariling kaligayahan alang-alang sa kanyang prinsipyong pinanghahawakan. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway meron kang bagong mga aral na napulot mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang share, like, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon, wikang Filipino.